Yun yo! Magandang araw mga master at welcome sa ating YouTube channel. Ito no, mainit-init talaga tong issue na to ngayon no? Sino pa bang Pilipino ang hindi nakakaalam na ito? Ito mga master no, meron kasing sinabi itong si ex-president Duterte no, patungkol kay Pangulong Bongbong Marcos no, sinabihan nito ni Tatay Diggs, itong si PBBM na ano daw, bangag at addict, no? Grabe. Mabigat talaga. Mabigat yung mga sinabi dito, no? Sa speech na to ni Tatay Diggs kay Pangulong Bongbong Marcos. Yun mga master, panoorin at reaction na natin itong video na to, no? Ito ay sa YouTube channel ni Max Malasakit Channel, no? Kung gusto nyo palang panoorin ng buo, eh punta na lang kayo sa kanyang YouTube channel kasi tayo, dito na tayo mag-i-start sa part na kung saan, eh, sinabihan ni Tatay Diggs na addict, no? Itong si Pangulong Bongbong Marcos. Yun mga master, panoorin at reaction na natin to. Pero bago tayo magsimula, syempre, shoutout sa inyo lahat at let's do this. Na bangag natin ang presidente. Wait lang, balik natin ang konti, no? Kasi meron tayong makikita dito ng mga mga friend din ni, ano, ni Pangulong Bongbong Marcos. Na sa inyo ngayon. Eh no. Nandiyan pala si Panyelo tsaka si Bongo, Senator Bongo, no. Mga friend din 'yan, no. Mga friend din 'yan ni Pangulong Bongbong Marcos, no. Si Bongbong Marcos bangag noon. Bangag daw noon. Ngayon. Si Bongbong Marcos bangag noon. Ngayong presidente na bangag natin ang presidente. Mabibigat talaga yung mga binitawan na salita dito ni ex-president Duterte, no. Pero ang mahirap kasi dito, wala siyang ebidensya, no. Hearsay, 'di ba? Hearsay. Kaya dapat maglabas siya ng ebidensya ng bangag talaga si ano eh, si PBBM, eh, 'di ba? Tsaka nga kung bakit ngayon niya lang sinabi? Sa bagay, dati naman na, 'di ba? Meron nang sinasabi, may hint na itong sinasabi si PBBM si Tatay Diggs, no, patungkol kay PBBM na 'yun nga patungkol sa pulburon, 'di ba? Sa patungkol sa pag ano daw, sa paghit-hit, ay paghit-hit ba 'yun, no? Basta paggamit ng drugs, no. Meron na siyang ano, sinasabihan pero walang pinapangalanan. Ngayon kasi pinapangalanan niya na talaga, eh, no. Pero 'yun na nga, bakit hindi niya pa sinabi dati? 'Di ba? Yung ano pa lang siya, presidente, kasi 'di ba nakasalalay yung ano eh, kinabukasan ng Pilipinas eh. Kasi kung alam mo na no, kung mayroong ang ebidensya na ganun nga talaga yung si BBM, 'di ba? Eh dapat nilabas mo na kasi nakasalalay yung Pilipinas natin. Ikaw pa yung presidente noon eh. Dapat sinabi mo na kung ano yung klase ng tao na kumakandidato sa pagkapangulo, lalo na na itong si PBBM naman talaga, 'di ba? Si BBM, eh talagang malakas talaga 'yan, 'di ba? Malakas talaga na kandidato sa pagkapangulo. At parang, 'di ba? Landslide nga, halos landslide niyan, laki ng lamang eh. Pero 'yun na nga, 'no, bakit kagad hindi niya kaagad ito nilabas dati pa? O, mga ano, mga DDS at loyalist, 'no. Ako kasi hindi ako makapili. Seryoso, 'no. Hindi ako makapili. Kasi ako gusto ko si Tatay Digong, tapos gusto ko rin si PBBM. Nahihirapan ako pumili, putik yan. Kasi ako, claim ko dati, ano ako eh, DDS ako eh. Lalo na yung kapanahunan pa ng presidente pa itong si Tatay Diggs. Talagang, I protect, di pa ako nagbablog eh. Pinoprotektahan ko na si Tatay Digong sa mga nakakausap kong tao. Hindi, ganito lang yan, di ba? Mga ganon. Basta pinoprotektahan ko siya. Kasi nga, sinasabihan na ano daw, puro palamura. Eh kasi dati, okay lang sa akin yung palamura. Pero yun na, di ba? Ang hirap pumili, no? Ngayon kasi, gusto ko naman si Bongbong Marcos as president, no? May kulang, no? Wala naman tagang perfectong ano eh. Gobyerno, 'di ba? Wala namang perpektong tao, walang perpektong presidente. Lahat talaga may kulang 'yan. Pero para sa akin kasi, goods na goods si ano, si PBBM. Tapos goods na goods din sa akin itong si Tatay Diggs. Kaya ang tatanungin ko mga ano, DDS at loyalists. Ano sa tingin niyo? No?
Anong sa inyo dito sa mga binitawan na salita ni Tatay Diggs? Kasi kung ikaw, DDS ka, sangayong ka ba dyan? Diba? Sangayong ka ba sa ganyang ano, sinabi niya? Diba? Dapat dati pa niya sinabi yan. Hindi ngayon. Kasi wala, nakaupo na. Diba? Kasi kahit anong bitawan niya na salita dyan, parang wala nang ano eh. Alam mo yung wala nang diin yan. Paano mapapa-impeach mo ba yan ng ganyan lang? Di ba? Tsaka yun na nga, no, dapat idaan sa proseso. Due process. Kung meron kang claim na ganyan, eh kung may ebidensya ka naman, bakit hindi mo dalin sa korte, no? Ipakita na itong presidente natin, eh, gumagamit, bangag, di ba? Kayong mga military, alam ninyo yan. Sabi ni Tatay Digong, eh, military daw, alam. Lalo na yung nasa Malacanang. Alam ninyo. The armed forces of the Philippines, alam ninyo. May drug addict tayo na presidente, putang inang yan. May drug addict daw tayo na presidente. Sino bang presidente? Di ba ngayon ang presidente si BBM? Kung alam pala, no? Kung alam niya nga na drug addict, bakit hindi niya sinabi dati? Tatay Digong, bakit mo hindi pinigilan? Di ba? Kung addict pala si BBM. Di ba? Ba't niya hinayaan? Samantalang siya pa yung presidente noon. Siyempre, yung mga sinasabi niya talagang may diin sa atin yan, no? Kasi iba talaga yung impact ni ex-president Duterte sa atin, eh. Lalo na yung mga DDS dyan, di ba? Ba't hindi niya sinabi dati? Kasi alam ko naman, no? Yung mga DDS din, no? Yung mga ibang DDS, sa tingin ko nga, karamihan ng mga DDS, eh, sumuporta din talaga kay BBM. Di ba? Yung panahon ng kampanya, kasi nga, ang vice president naman niya ay si Sara Duterte. Di ba? Kaya, sa tingin ko, ha, karamihan eh. Kasi ako, DDS din ako, tapos yung tumakbo si BBM, tapos vice president niya pa si Sara Duterte, eh, talagang full out support talaga ako sa ano nila, no? Kaso nga lang, hindi ako nakaboto. Nandito na kasi ako sa ibang bansa, ano eh. Putik yan, may mali akong nagawa. Kailangan ko pa pala magparehistro, no? Eh, kapos na ako sa oras. Wala na, hindi ko na alam. Kala ko kasi, pagdating ko dito sa ibang bansa, eh, pwede na ako kagad bumoto. Yung pala, magpaparehistro pa rin pala. Putik yan. Dito lang ako nakaboto, no? Pero, todo support din talaga ako kay BBM. Kasi nga, ang vice president naman niya, si Sara. Kung yun na nga, dati pa palang niyang alam na itong si BBM, eh, addict daw. Eh, dapat sinabi niya na dati pa, no? Pinangalanan niya na. Talagang sinabi niya yung mga ganyang klase ng salita, point to point. Di ba? Wala na kasing ano eh, wala na masyadong epekto. Ito, kung meron man, sa mga solid DDS talaga, no? Yung ano, yung talagang todo suporta talaga kay ex-president Duterte. Pero yung mga hati na, yung paniniwala, sa tingin ko wala nang masyadong impact, no? Kasi nga si dapat dati niya pa sinabi. Ayun ang bakit ako nagkaroon ng kaso ng ICC. Sabi nila pinapagpatay ko raw yung mga drug user at drug addict. Mabutit na lang wala na ako sa pwesto. Hmm? O nga, no? Kung alam mo na itong si BBM, eh, kasi may claim din siya eh, na ano eh, no? Kung mapapanood kasi nyo ng buong mga master, no? May claim kasi itong si Tatay Diggs na nasa watch list, no? Nasa list ng PIDEA itong si BBM, no? Ayon kay Tatay Diggs, meron daw. Pero ano naman, pinabulaanan naman ito ng PIDEA. Ang sabi naman ng PIDEA, kasi sumagot na sila dito sa sinabi ni Tatay Diggs,
Wala daw, hindi daw kasali, never daw na-lista yung pangalan ni BBM sa watchlist ng PDEA, no? Tapos, no, sumagot na rin pala dito si BBM sa mga sinasabi nito ni Tatay Diggs. Kasi nga, may isang reporter na nagtanong, no? Reporter ba? Correct me if I'm wrong, no? Pero pagkakaano ko, parang may reporter na nagtanong kay PBBM kung bakit nasabi ni Tatay Diggs yung mga ganyang klase ng, yung mga speech. Kasi grabe din talaga, no? Grabe din. Yung sinasabi niya talaga dito, talagang direct talaga na addict at bangag itong si PBBM, no? Meron kasi nagtanong kay PBBM na isang reporter kung bakit nasabi ito ni Tatay Diggs. Ang sagot kasi nito ni PBBM, meron daw kasing tinitake itong si Tatay Digong na gamot, no? Drugs, no? Drugs, gamot para sa ano, no? Kalusugan siguro, no? Na mataas yung klase ng dosage. Diba? Tapos yun daw yung naging epekto sa kanya. Parang ano ba, parang ano, sabihin na natin lutang, no? Tapos parang bangag. Sorry sa mga DDS, no? Pero yun eh, parang ganun eh. Diba? Parang bangag kasi parang, di ba pag bangag ka, hindi mo alam yung parang, hindi mo, wala kang consciousness sa mga sinasabi mo. Parang salita ka, parang lasing, no? Parang ganun. Hindi pala bangag, no? Sorry for the word, pero mas maganda pala yung lasing. Sabihin natin parang lasing si, ano, si Tatay Diggs dahil sa gamot na tinitake niya. Yeah, parang ganun yung pagkakasabi ni PBBM dahil epekto yun ng gamot na iniinom ni Tatay Digong. Kaya ganyan yung mga nasabi niya, di ba? Pero sa, baka ano kasi, no? Sabi ko, nahihirapan akong pumili kasi nung paniniwalaan ko. Nahihirapan talaga ako. Honestly, nahihirapan akong pumili. Sino? Ang pipiliin ko. Sino mas paniniwalaan ko, no? Patungkol dito sa ano, ha? Sa issue ng drugs. Ay, drugs, kung sino yung addict, no? Hindi pala kung sino yung addict, kung addict ba talaga. Diba? Kung nagtitake ba talaga ng drugs. Ang hirap, eh. Baka kasali ka pa. Uh-huh. No, Mr. President, pinilit ninyo kami. Kayo yung nag-ano, sa Bisaya, kinikitoy mo yung Pilipino. Uh-huh. You are testing the waters. Not even. You are pushing to the limits ang pasensya ng Pilipino. Huwag mong gawin yan. Huwag mong ituluyan kay magkagulo. Pag hindi namin napilitan kayo sa mga rallies, sa aming mga boses, ang sentimento namin, ako'y sinasabi ko sa military, nag-hemorrhage ang bayan, gastos dito ng gastos doon. Tapos kung mag-speech, ang pinag-usapan ang putang inang pobreng Pilipino. Gastos dito, gastos doon. Mga militare, maawa kayo sa bayan. Pag hindi namin kaya, gawin na ninyo. Ito no, na-topic na rin kasi ito ni Atty. Libayan. Ako kasi personally, kung ako tatanungin, parang rebellion eh. Parang ano, pag-aalsa sa gobyerno kung sakaling, di ba, yun nga yung sinasabi ni Tatay Diggs, di ba? Ako kung ako nga tatanungin, parang naghihikayat itong si Tatay Diggs ng rebellion sa gobyerno. Pero kasi, pag nangyari yun, kung sakaling mang mangyari yun, wag naman sana, tayo din ang kawawa dyan eh. Totoo lang, no? Ako naman kasi, hindi naman ako against sa pagpapalit natin ng constitution. Ako nga, gustong-gusto ko nga rin yung federalism na yan. Kaso nga lang, iba kasi yung parang nakikita ni Tatay Diggs na kung sakali man palitan yung, kung amyendahan man yung constitution natin, parang kasi ang nakikita niya, no, na mawawala na tayo ng karapatang bumoto. Alam niyo yung mangyayari sa atin, yung parang monarkiya ba yun, yung wala ng presidente, parang
sa part na lang na isang pamilya tatakbo yung isang bansa. Gets nyo ba yung ganun? Parang ganun kasi yung ano niya eh, yung nakikita niya na mangyayari sa kung papalitan yung constitution natin. Na parang isang pamilya na lang yung mag-ano sa atin, yung mag-leader sa atin. Diba? Kunyari, si PBM, namatay siya, ang papalit yung anak niya. Diba? Parang ganun yung ano yun, ganun yung ano sinasabi, hindi parang ganun. Ganun talaga yung sinasabi ni Tate Diggs na ayaw niyang mangyari. Pero, ito lang din, no? Pag nangyari ba yun, sa tingin niyo papayag ba talaga ang mga Pilipino? Kahit DDS, ay kahit loyalist pa yan, sa tingin ko hindi papayag eh. Demokrasyang bansa tayo, di ba? Nasanay na tayo sa demokrasyang bansa tapos pupunta tayo sa kung saan eh, isang leader lang ang mag-ano sa atin, maghawak, di wala na tayong karapatang bumoto kung sino yung gusto natin na maging leader natin. Di ba? Eh paano kung sira ulo yung papalit doon sa nawalang leader? Dahil nga sa isang pamilya lang yung mag-lead sa atin, eh wala tayong choice. Di ba? Eh paano pag ganun? Pag sira ulo, eh di, yari tayo, di ba? Kaya nga maganda yung demokrasya kasi makakapili tayo ng leader natin. Di ba? Sa tingin ko malabo yun eh. Ako personally malabo yung naiisip ni Tatay Diggs na baka mangyari yun. Kasi pag sakaling ipilit yun ng gobyerno, alasahan tayo. Sasama ako. Hindi rin ako papayag. Hindi ako papayag niyan. Putik yan. Bakit ganun? Demokrasyang bansa tayo tapos gagawin tayong ganyan. Saan tayo naglolokohan? Ang sarap-sarap ng demokrasyang bansa tapos pupunta tayo sa isang pamilya lang mag-ano sa atin, maghahawak, di ba? Wala na tayong karapatang pumili ng leader, di ba? Iyon naman yung inaano ni Tate Diggs, di ba? Pero sa tingin ko nga, malabo yun. Sa mga Pilipino ngayon, hindi mga tayo magkakasundo-sundo. Malabo yun. Gawain ninyo, kawawa ang Pilipinas. Alam mo, presidente, tapos mag-parlament. Parlament pala, parliamentary. Hindi pa ng monarkiya, parliamentary. Itumatakbo ng assemblyman o congressman niya si Sandro, tapos ipasok nila sa assembly, gawain nilang prime minister. Uh-huh. Yan nga ang sakit ng Pilipino. You want to perpetuate yourself in power at the expense ng buhay ng bayan. Mabuti sana kung bright kayo. Eh kung drug addict ka lang naman. Mabigat talaga. Sobrang bigat ng mga binibitawan na salita dito ni Tatay Digong. Yun na nga, kung totoo man yan, abogado ka, Tate Diggs, bakit hindi mo dinaan sa korte? Kasi nga, parang ano kasi, no? Ako kasi, tinitignan ko rin yung part na kung saan, eh, yung anak niya, kaalyado ni PBBM. Di ba? Bakit, no? Bakit itong si Sara Duterte sasanib puwersa sa isang adik? Yun din kasi yung part na tinitignan ko na parang sa tingin ko hindi ka panipaniwala, no? Sorry Tatay Diggs, mga DDS. Kampi-kampi tayo sa tama, di ba? Kampi-kampi tayo sa tama. Pero pag may nakikita na tayong mali, sa tingin ko mali. Ako nakikita ko mali ito dahil nga kasi nga sa part pa lang na yung anak niya mismo, no, kumampi, nakipagsanib puwersa sa isang sinasabihan ni Tatay Diggs na addict, no, na gumagamit ng drugs. Eh parang napaka-imposible. Di ba? Sorry Tatay Diggs, gustong-gusto kita pero dyan, talo-talo tayo. Hindi ako naniniwala na gumagamit itong si PBBM. No? Mahirap kasi paniwalaan eh. Parang
Kasi kung yan yung claim mo at meron kang ebidensya, ba't hindi mo na lang ilabas? Di ba? Yan nga lagi natin hinahanap, ebidensya, ebidensya. Bigyan mo kami ng ebidensya, paniniwalaan ka namin. Di ba? Ganun naman talaga dapat. Mga DDS. Kasi ang hirap talagang paniwalaan eh. Tsaka bakit hindi mo sinabi dati? No, yung ganyan point to point talaga na sinabi mo. Mabigat eh. Di ba? Ang bayan, mabuti sana kung bright kayo. Eh kung drug addict ka lang naman at may asawa kang hungry for power, mabigat din yan. May asawa kang hungry for power, di ba? May mga vlogger, no? Na nagsasabi na ito daw si PBBM, parang ano na lang, substitute. Ano bang salitang ginagamit nila? Parang ano, tuta-tuta na lang. At ito daw talagang namamahala sa atin ngayon. Eh, ito daw asawa niya. Di ba? Ano bang pangalan na asawa ni PBBM? Kalimutan. Sorry. Hindi ko maalala. Hindi ko maalala yung pangalan niya. No? Pero yun yung sinasabi ng mga vlogger, no, na ayaw kay BBM kasi daw tuta lang daw ng asawa niya. Yun daw talaga yung humahawak ng Pilipinas daw ngayon. Sa ako naman, no? Ako naman, sa nakikita ko, malabo yun. Malabo pa sa sabaw ng ano yon ng bulalo. Hindi ako naniniwala. Sabi ko nga, kapag tama naman, kampi-kampi tayo. Pero pag may nakikita talaga akong, may nakikita tayong mali, di ba? Parang napakahirap kasing paniwalaan yung mga ganyang klase ng statement na wala namang kalakip na ebidensya. No, okay lang sana kung merong conversation, no, na harapan na sinasabi. Di ba parang, di ba? Bright kayo. Eh kung drug addict ka lang naman at may asawa kang hungry for power, tapos may isa itong taga Leyte. Yung tambaloslos, di ba? Yung ba yun? Yung tambaloslos na tinatawag nila. Yun naman talaga, no? Ako, don kampi ako kay Tatay Diggs, no? Epal daw talaga. Kahit hindi ako sobrang tutok doon sa pangyari, no? Kasi alam naman natin, no? Masyadong tutok tayo kay Aiden. Pagkatapos ba naman tayong kasuhan, eh? Di ba tayo tututok kay Aiden? Multiple, cyber, level. Pero yun na nga, no? Doon sa tambaloslos na sinasabi nila, no? Talagang epal daw talaga. Epal daw talaga. Iba yung ano. Kaya nga, kung sino man yung nanonood sa akin talaga dito, no? Sinabi ko na rin yung dati, nakonden ko na naman din yun. Sabi ko nga, kahit tumakbo yun, ng pagka-presidente, eh, hindi yung mananalo. Malabo. Kahit nga vice eh. Hindi ko siya nakikita na baka manalong pagka-vice. Kahit anong klase ng paghihilot niya, no? Pag-iepal niya, wala. Mahina. Yung mga ano nga eh, yung mga tumatakbo nga na talagang may potential na maging presidente, no? Sila Gibo, 'di ba? Senador nga hindi siya nanalo, no? Pero sana manalo na sa susunod yan si Gibo. Pero hindi ba hirap manalo, no? Mataas pa ang ano 'yan, 'di ba? Yung pagdating sa ano niya, no? Back ano niya. Maganda yung pinag-aralan, maraming experience, 'di ba? Pero sa bagay, kasi yung mga Pilipino, kung sino yung lang yung sikat, sino lang yung maingay, yun yung binoboto. No? Kaya yan yung ginagawa ng mga ibang politiko na nag-iingay na lang at umiepal para mapansin. No? Pero hindi lahat yan effective. Kasi meron talagang tao na namin parang walang hatak. No? Kaya nga, pag tumakbo yan, sa tingin ko hindi mananalo. Hindi siya mananalo. Gusto siyang mag-prime minister at gawin niya itong bongbong, dyan ka lang. Ako ang bahala. Ceremony.
ano ba? Prime Minister pero may presidente. Kasi may mga ganyan, di ba? May Prime Minister, may presidente pa. Pero, di ba ang Prime Minister, yun na nga, yung parang sa pamilya na lang. Yan yung kasi yung kinakatakot ni Tate Diggs. No? Pansin ko sa mga ano niya, sa sinasabi niya, no? Kasi meron kasi mga statement din si Tate Diggs na ano eh, na kung papanoorin mo ng buo yung video, ha? Kung papanoorin mo kasi ng buo yung video, meron siya mga statement na parang irrelevant na, no? Lalo na yung patungkol sa nakaraan ng Pilipinas, sa constitution natin, no? Na wag na daw baguhin yung constitution. Sa tingin ko naman, no? Dapat naman baguhin pag meron ng dapat palitan ng constitution. Bakit hindi, di ba? Kaya ako nga, ano ako eh, good sa akin yung ano eh, federalism. Mabigat lang talaga. Mabigat lang talaga yung mga binitawan dito ni Tatay Digong. No? Mabigat. Parang sinasabi, parang sinabihan niya na uhaw itong pamilya na to sa kapangyarihan dahil nakabalik sila sa kapangyarihan, no? Di ba? Nakabalik yung mga Marcos eh sa Malacanang. Di ba? Napatalsik sila. Kasi ngayon nakabalik, parang ang inaano nito ni Tatay Diggs na parang ayaw nang umalis. Gusto na lang mag-stay sa kapangyarihan. Tingin ko, malabong mangyari. Di ba? Hindi tanga ang mga Pilipino. Kung pipilit nila yung para magkakaroon tayo ng prime minister, isa tapos ano na lang yung pamilya na lang na yun yung magkahano sa atin, sa tingin ko malabo na yun eh. Di ba? Malabo na yun eh. Pero yung federalism, goods tayo. Di ba? Kasi meron pa rin naman butuhan dun eh. Sino yung gusto natin maging leader, no? Mag-iiba lang yung sistema ng ating gobyerno. Kunyal president ka na lang. Ako na ang magpatakbo ng bayan sa parliament. Yan. Parliament pala, no? Correct me. Correct ko yung sarili ko. Hindi pala siya... Ano ba sinabi ko kanina? Nalimutan ko na. Basta parliament pala siya, no? Hindi pala siya yung monarkiya. Monarkiya. Correct me if I'm wrong, no? Hindi ko rin sobra kasing alam yan. Pero yun na nga. Basta yung pagkakaalam ko lang, yung term na ano, na isa lang yung hahawak sa atin. Di ba? Ang plano nila. Yan ang hindi talaga matanggap natin. Kalokohan yan, putang ina. Sangayon ako dyan, Tate Diggs. Kalokohan talaga yan. Maghalo ng balat sa tilaw na tinalupan ni Mapayag. Ang sarap-sarap ng demokrasya, tapos pumunta tayo sa ganong klase ng sistema. Putik yan. Di ba? Dyan, sangayon ako kay Tate Diggs. Pero yung mga binitawan niyang salita na addict daw itong si PBBM, bangag, negative sa akin yan. Daw sa ngayon. Kasi kung may ebidensya ka, Tatay Diggs, malamang 100% sayo ko. Pero kung hearsay yan, talo-talo tayo. Di ba? Huwag kayong, alam mo, bakit ako magkipag-away ng presidente? Eh marami siyang sundalo. Eh, kaya natin. Kayong pumalag. Kayong... Ito mga Pilipino, no? Mga kapwa ko Pilipino, wag na wag natin, no? Huwag tayong mag-create ng chaos. Chaos ba? Tama ba yung term na chaos? Yung pagkasira ng ating gobyerno, wawasakin natin yung sariling bansa natin. Tayo-tayo mismo yung mag-aaway. Di ba? Parang... Sa tingin ko naman kasi nga, yung gusto mong, yung sinasabi ni Tate Diggs, malabo na yun eh. Malabo na yun eh. Pero kung wawa sa akin natin, no, pwede naman magkaroon lang ng people power. No, na, lalo na sa panahon ngayon, putik yan. Usong-uso ang internet. Banatan sa internet. Sa tingin ko talaga malabo eh. Malabo. Pero wag na yun na nga, wag natin wasakin yung bansa natin dahil tayo lang din yung magsasuffer niyan. Diba? Eh kasi nga, meron ka daw kasing kumakalat na ano eh, na yung tawag nito, yung pinipirmahan, people initiative ba yun? Yung pagpumirma ka daw, may bayad ka. Diba? May sinasabing ganun si Tate Diggs eh. Yung tawag nito, yung interview ni Banat Baysa kanya, diba?
na baka daw mapilitan siya na magtumakbong senador pag sakaling ganyan na nangyari na hindi maganda sa gobyerno. No, ako naman, no, sinabi ko doon na pag ito tumakbong pagka senador, 100% susuportahan ko si Tatay Dix. Pero diyan sa speech niya na 'yan patungkol kay PBBM, nega tayo. Pero doon sa sinasabi niya na kalokohan yung pagpapalit tayo ng constitution tas yun yung gustong gawing constitution, magkakaroon ng prime minister, 'di ba? Parang negative tayo, no, negative. Isa rin ako sa makikiano. Maghalo ng balat sa tinalupa, no. Pero yun na nga, malabo yun. Malabo yun. Hindi nila gagawin yun kasi alam nila talaga magkakagulo, no. Ah, DDS, anong sa inyo, no? Parang kinokontra ko yung sarili ko kanina. Nahihisip ko, ha, na huwag tayong humantong sa pagkagulo, pero pag ganun yung nangyari, kailangan natin pumalag at maghalo ng balat sa tinalupan. Contradict, self-defeating statement. Pero kasi nga malabo eh. Nakikita ko rin talaga malabo yun eh. Malabo pa sa sabaw ng ano yun, di ba? Malabo eh. Nalabo eh. Nalalabuan ako na kung paano mangyayari yung ganung bagay. Utik yan, self-defeating statement. Napaisip din ako bigla eh. Oo nga, no? Inukontra ko yung sinasabi ko. Kala ko ba wag? Wag tayong gumawa ng chaos sa bansa natin. Huwag tayong mag-create para masira yung Pilipinas. Pero pag nangyari yon, kailangan natin pumalag, maghalo na ang balat sa tinalupan. Pero sa tingin ko nga kasi malabo yon, malabo yon. Malabo yung ganong klaseng senaryo. Pero there is always a time for everything. May panahon na ikaw ay sikat. Sa ayaw mo at sa hindi, may panahon ka talagang bababa dyan sa Malacañan. Ang tama naman, no? Kasi 6 years lang naman ang presidente at hindi na pwedeng umulit, di ba? Darating at darating tayo dyan, no? Pero yung people initiative kasi talaga yung parang nagpapa-trigger kay Tatay Dix. Tingin ko talaga may alam yan, eh. No? Pwede na siya natin sabihin na totoo, pwede ding hindi. Kasi nga, wala pa namang lumalabas na ebidensya, no? Kasi nga, kahit tanongin naman natin yung mga ano, wala namang aamin dyan. Sinong tanga nga aamin dyan, no? Kung meron man nangyayaring bayaran, malaki daw kasi yung budget para dyan sa people initiative na yan, yung pipirma, tapos babayaran ka. Sobrang laki daw ng perang budget dyan para mapapirma talaga yung mga tao. Kasi nga, may pera nakapalit. Diba? Para mapalitan yung constitution. Pero, yun na nga, kung hanggang wala pa namang ebidensya na talagang totoo yan, eh, claim lang, hearsay. Diba? Mahirap di pa rin paniwalaan, diba? Pero hindi ko sinasabing wala. Kasi ako, may experience na ako, no? Hindi naman ako. Yung mga magulang ko, na yung panahon ng eleksyon, eh, dati pa yun, matagal na, bata pa ako. No, talagang, ano, bigaya. Kaliwaan. Hindi naman kaliwaan. Basta nagbibigay sila para lang iboto, no? Para lang iboto. Matagal na panahon na yun sa probinsya pa. Yun, mga master, no? Dito na lang yung video natin. At kung gusto nyong panoorin ng buod, punta na lang kayo dito sa YouTube channel ni Mags Malasakit channel, no? Panoorin nyo na lang ng buo kasi tatagal tayo lalo, no? Para dito lang naman tayo nagpo-point sa sinasabi ni Tatay Dix na itong si PBBM daw ay adik. At bangag, no? Ako kasi, personally, hindi naniniwala, lalo-lalo na, bakit hindi mo sinabi yan dati at nakakapagano din na yung sarili mong anak, eh, kumampi sa sinasabihan mo na adik, di ba? Doon siya sumama, di ba? Nakipag-team up siya doon. Tapos, di ba, bakit mo pinabayaan na napunta yung anak mo doon, kahit sabihin natin na may freedom of, ano siya, will siya kung saan niya gusto, pero tatay ka pa rin, dapat binalaan mo na sa mga ganun, ano, no? Dati mo pa sinabi yan, nagsisimula pa lang yung election, sinabi mo na yan. Kaso nga lang, wala ka naman
na sinabi na point to point na talagang si PBBM ay addict at bangag, di ba? Wala naman ganun, no? Kaya negative ako, di ba? Talo-talo tayo dyan. Mayroon paniwalaan. Lalo't kung walang ebidensya, tsaka kung meron man, dapat dinaan mo na lang sa due process para, di ba, pwede naman ma-impeach kung sakali man totoo. Kasi, bakit naman tayo mag-i-stay sa isang presidente na addict, di ba? Dapat, palit na, no? At tsaka, ako nakikita ako rin, no, bago natin tapusin itong video, eh, sino bang makikinabang kung sakaling matanggal itong si PBBM sa pagkapangulo, di ba? Sino ba yung makikinabang? Di ba? Di ba si Sara Duterte din? Anak niya din, di ba? Kaya, kayo na mag-isip, no? Ayaw ko mag-isip ng ano, sobrang lalim pa doon kung bakit. Pero, mga, ano dyan, mga loyalist tsaka DDS, anong sa inyo sa mga sinabi ni PBBM? Ah, PBBM ni Tatay Diggs. Patungkol kay PBBM, anong magiging sa inyo dyan, no? Kung magiging sangayon ba kayo or sa tingin nyo nega? Okay? Yun mga master, hanggang dito na lang yung video natin at maraming maraming salamat sa nanood ng ating video. Ingat po kayo palagi. God bless.